Hello people, so sa video na to, tuturuan ko naman kayo kung ano yung color picker saka yung eyedropper. So yung color picker, ito siya, sa baba, meron tayong foreground color saka yung background color natin. Oops, alay lang ha, nabilang natin ito. Yung background color natin, which is ang kulay itim. So sa taas nito, meron ka makikita na dalawang, magkabila ang arrowheads na to, yung switch foreground at background colors. Ibig sabihin, isi-switch mo siya. Yung kulay ng background color mo, naging kulay na siya ng foreground color mo. Yung kulay ng foreground color mo, naging kulay na siya ngayon ng background color mo. So, ano naman to? Kung halimbawa, gusto mong baguhin or sa default na kulay niya, yung default foreground and background color, which is ang foreground default color ay kulay itim, saka yung default background color, which is ang puti. Tapos, i-click mo tong dalawang arrowhead sa magkabilaan, ayan, para mag-switch siya. So, kung gusto mo naman sa keyboard, i-press yung key na yun, i-press mo lang yung key for default, saka yung X to switch. Ayan. So, dito naman tayo sa may eyedropper. Yung eyedropper ay simpleng pag-select lang nung image or nung color dun sa section ng image. Halimbawa, gusto natin malaman kung anong kulay nitong shadow ng lips niya. So, subukan natin. Ayan. So, makikita nyo ngayon, nagbago yung kulay nung foreground color natin. Diba? So, sa foreground color natin, kapag kanilabas natin tong cursor na to, nagiging eyedropper siya. Ayan. Mapapansin nyo. So, kung halimbawa, sinelect natin yung ibang, halimbawa, select natin yung marquee tool. Tapos, sabay natin iselect tong color picker, magbabago ngayon yung naka-highlight dito or active tool mo. Subukan natin. Ayan. So, kagad nagbago siya kasi may relationship yung eyedropper saka yung color picker natin. So, yung color picker naman, pwede mo siyang pwede mo itimpla yung kulay niya basta gusto mong kulay. Ayan. Tapos dito makikita mo yung ito yung hue, saturation, saka itong B, nakalimutan ko ano to. Yung R, red, yung G, green, B, 35. Saka ito yung, ano bang tawag dito? Nakalimutan ko rin itong tawag dito niya eh. Basta, ito yung pagpipilian mo, yung pwede mong pagpilian ng kulay. Halimbawa gusto mong piliin yung kulay yellow. So, meron ka dito ibang uri ng klase ng yellow or mga palette color niya. Palette color. Ayan. Swatches. Meron din available na only web colors. Ayan. So, kapag gumagamit ka ng website or nagde-develop ka ng website or nagde-design ka ng website, pwedeng only web colors yung ipakita mo or yung piliin mo. So, cancel natin. Ayan. So, ganun yung relationship ng color picker natin saka ng eyedropper natin.